dalangin. Napagpala namin, Ama na nasa langit, na kapangyarihan Diyos, na lumalang sa amin at patuloy na nagbibigay ng buhay at dahilan po kaya kami ay may buhay. Sa Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, Panginoon, patnubayan mo nawa kami at pangunahan sa kabuuan, Panginoon, ng buhayin ito ng pagsamba at pagpupuri sa iyo. Kasama ko, Panginoon, sa mga oras na ito, ang pamilya ng God's Glory Church sa dapo ng Rome, Italy, Panginoon, maging yung mga nasa Milan at nandito sa Pilipinas. Salamat po, Diyos, at patuloy mo kaming kinakatagpo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Buksan manawa ang aming mga puso at isipan, pangunahan at patnubayan kami ng Espiritu Santo sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon na siyang pagkain ng aming buhay espiritual, ng aming kaluluwa, upang lalo naming masumpungan ang pagkalinga na nagmumula sa iyo. Salamat po sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kapatiran. Hello, kamusta na po kayo, mga taga Italia, Rome, Italy at Milan na sumusubaybay sa ating gawain ito ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Bagamat malalayo ang ating mga distansya, hindi hadlang mga kapatid sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng kaparaanan upang patuloy at patuloy na maluwalhati ang kanyang pangalan sa ating pagsasama-samang pagsamba at pagpupuri sa kanyang pangalan. Salamat sa pagkakataong ito. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ako ay nasasabik ng makita kayo dyan sa Italia. At ipanalangin natin sa Panginoon na makarating ako dyan at makita ko kayo at patuloy na magsama-sama tayo para sa Panginoon. Praise God. Ladies, kasama natin yung mga nandoon sa Porli. Sila LB, praise God, hallelujah, sila Weng, salamat sa Panginoon, sila Angie, purihin ang Diyos, at gayon din si Brother Isin, ang pamilya din ng Demilia sa dako ng Milan, purihin ang Panginoon, salamat sa inyo lahat, hallelujah, at narito po, pagbulay-bulayan natin ang salita ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Ito po ay masusumpungan natin sa aklat ng Habakuk. Praise God. At ang ating pong topic ay pinamagatan kong The Righteous Live by Faith. Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ito po ang susing talata. Ito po sa aklat ng Habakuk. Ito po ay tatlong chapter lang ito. At makikita natin ang isang buhay ng tunay na nananalig at sumasampalataya sa Panginoon. Si Habakuk ay humarap sa mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Dumating doon sa puntos, mababasa natin yan sa chapter 1 na siya ay nagre-reklamo na sa Panginoon. Kailan diringgin ng Diyos ang kanyang mga dalangin, kailan tatapusin ng Panginoon ang karasan at kasamaan, at doon sa kanyang lugar. Subalit ang Panginoon ay nagsalita sa kanya, sabi niya sa tamang panahon, sa takdang panahon, ang Diyos ay gagawa ng kaparaanan. Dito makikita natin kung paano ang isang mananampalataya ay magiging ganap sa harap ng Panginoon. Praise God. At ang pagiging ganap ng isang tunay na mananampalataya ay na papatunayan at nakikita sa buhay ng mga tao sa mga panahon ng dilubo, sa mga panahon ng mga karahasan, sa panahon ng kahirapan, katulad ng mga kinakaharap natin sa ngayon. Ako ay naniniwala at ako'y nananampalataya na tayong lahat ay iingatan ng Panginoon. Hindi kailanman ang Diyos ay magpapabaya sa ating lahat sapagkat tayo ay kanyang pinili. Tayo at kanyang tinawag
upang bigyan tayo ng isang maayos at mapayapang buhay sa lahat ng araw na ibinigay niya para sa atin. Dito sa aklat ng Habakuk chapter 3 verse 17, ganito ang sinasabi, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay ang lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, sabi ni Habakuk, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoon, Yahweh, ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabanduhan. Pinagpala ng Diyos ang mga kanyang salita, ang kanyang salita sa atin sa gabi nito. Ngayon, ating itong himayin, mga kapatid. Sa panahon natin sa ngayon ay kailangan natin ng isang matatag at matibay na pananampalataya na ito ay laging nakatuon at umaasa sa Panginoon, purihin ng Diyos. Hallelujah! At sinabi sa aklat ng Daniel chapter 11 verse 32, the people who know their God will display strength and take action. Ang mga tao daw na nakakilala sa Panginoon ay makapagpapakita ng kalakasan at sila ay patuloy na gagawa. Anong dahilan? Sapagkat kilala nila ang Diyos. Praise God! Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ang Biblia ay nakilala natin ang Panginoon. At bukod doon sa ating pananalangin ay nagpapahayag ang Diyos. Sa araw-araw ng ating buhay, tayo ay kinakalinga at ginagabayan ng Panginoon at kinakatagpo sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya't walang puwang sa mga tunay na mga mananampalataya ang pagtalikod, ang panunumbalik sa kasamaan, sa karumihan, o yung tinatawag na panlulupaypay. Bakit kailanman ang Diyos ay hindi magkukulang sa kanyang mga anak? As long na marami kang natututunan mula sa salita ng Panginoon at nag-uga ang iyong buhay espiritual sa salita ng Panginoon, lalo mo masusumpungan ang biyaya ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay mayroong 7,000 pangako, mahigit sa 7,000 pangako, at ito'y para sa ating lahat. Kaya nga sa ating paglago, sa ating buhay espiritual, ay lalo pa nating nasusumpungan kung gaano ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang unang puntos na gusto kong dalhin, sana ay mayroong kayong mga notebook at ballpen upang inyong matandaan ating pinagsasalusaluhan sa gabing ito. Keeping the mind state focus on God. Sa anumang sitwasyon, sa anumang pangyayari, sa anumang ating kinakaharap, sa lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid, na mayroong coronavirus, gaano man kapinsala ang ibinibigay nito sa buong mundo. Lalo na nga dyan sa parte ng Italia, ay talaga nababasa namin, napapanood namin na libo na yung taong namamatay. No? At mababa ang 1,000 sa loob ng isang araw. At ngayon ay nahihigitan pa ng Amerika. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay Diyos na patuloy na kumikilos at gumagawa sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya, manatili lang tayo nakatuon ang ating isipan sa Panginoon. Alisin natin ang ating isipan sa mga bagay na makapagpapahina sa atin. Kundi, ang gawin natin ay lalo tayong magtiwala at patuloy na magtiwala sa Panginoon. Hallelujah! Dito sa mga talatang ito ay makikita natin na si Habakuk sa panahon ng karahasan at sa panahon ng kahirapan, ang kanyang puso at isipan ay nakatuon sa Panginoon.
Take your eyes off your difficulties and look to God. Alisin natin ang ating mga mata doon sa mga bagay na nangyayari sa mundong ito, kundi ilagay natin ang ating puso at ang ating isipan sa Diyos. Totoo, may mga namamatay araw-araw, walang mga trabaho, walang makain, pero patuloy natin ituon ang ating isipan at ang ating puso sa Panginoon. Ang Diyos natin ay buhay. Siya ang nakakontrolado niya ang lahat ng sitwasyon, ang lahat ng mga pangyayari. Kahit hindi natin siya nakikita, siya ay patuloy na gumagawa at kumikilos sa ating mga buhay. Bakit? Dahil tayo ay lumalakad at nabubuhay ng may pananampalataya. Kaya nga sa aklat ng Habakuk chapter 2, ito yung pinaka key verse. Ang taong galak ay mabubuhay sa pananampalataya. Pinapahintulutan ng Panginoon ang mga ganitong sitwasyon upang lalong dumago tayo sa pananampalataya at maranasan natin ang Diyos na napakabuti, na hindi siya isang larawan lamang o isang bato, isang kahoy na walang ginagawa, kundi pagmasdanan lang. Kundi siya'y Diyos na sa kabila ng mga hindi maganda sa paningin ng mga tao o natin bilang tao, anong nangyayari sa ating paligid, ang Diyos ay gumagawa at kumikilos kahit hindi natin ito nakikita. At makakaasa tayo na ang Diyos ay patuloy at patuloy nagagawa at gumagawa sa ating mga buhay. Praise God! Sa panahon ng karahasan, sa panahon ng salot, ng kagutuman, ng kaguluhan. Number two, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng katatagan o kapanatagan sa lahat ng panahon. Kaya nga, sa patuloy nating paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, kahit na may mga problema, kahit na may mga bagyo, kahit na may mga unos, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Yan ang dahilan kung bakit tayo patuloy na umaasa, patuloy na nagtitiwala, patuloy na nagiging mapayapa ang ating buhay sa araw-araw. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagsasawang ibigay sa panahon ng ating pangangailangan ang ating mga kailangan sa araw-araw ng ating buhay. Tandaan natin, ang pangalawang puntos, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kalakasan at kapanatagan sa lahat ng kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon. Pangatlo, trust in Him at all times. Patuloy tayong magtiwala sa Panginoon sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, at saan man tayo naroon. Patuloy at patuloy tayong umasa at magtiwala sa Panginoon. Sa Isaiah 26 verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may mga paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. So napakagandang salita, napakagandang talata. Ano po? Binibigyan ng Diyos ng lubos na kapayapaan ang may paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. Kapatid, kailangan natin ang paninindigan. Kailangan natin ang paninindigan. Paninindigan saan? Paninindigan na tayo ay umaasa sa Diyos. Paninindigan na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Paninindigan na hallelujah, na anuman ang nakikita ng ating mga mata sa mundong ito na ating ginagalawan. Naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan at hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng anumang ating pangangailangan sa araw-araw ng ating buhay. At bukod doon, ay bibigyan pa tayo ng Diyos ng kapayapaan. Kaya sabi ni David sa Aklat ng Hari, Kabanatang 8, Talatang 76, purihin ang Panginoon na nagbigay
kapahingahan sa kanyang mga bayan, sa kanyang bayang Israel. Ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang ng isang salita. O purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panawain po natin. Pakinggan muna na, pakinggan natin pong muli. Walang nagkulang sa anumang mga salita na binitiwan ng Panginoon sa kanyang bayan. Ibig sabihin, ang lahat ng kanyang ipinangako, lahat ng kanyang sinabi, ay ginawa niya. Praise God, kapatid, kaibigan, mga minamahal ko sa Panginoon, mga kapatiran na nasa Italia at nandito sa Pilipinas, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay patuloy at patuloy na umaabot sa lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. Hindi niya kailanman sisirain ang kanyang mga pangako. Hindi niya kailanman sisirain ang kanyang mga salita. Ito ay pinatunayan niya na sa kanyang bayan ng Israel at patuloy niyang patutunayan sa bawat isa sa atin na lumalakad sa pananampalataya. Ang kailangan mo lang, kailangan lang natin lahat, mga kapatid, mga anak ng Diyos, hallelujah, katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, ang taong matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Purihin ng Diyos. Nabibigyan mo ng kaluguran ng Panginoon, nabibigyan mo ng kaluwalhatian ng Panginoon, napapasaya mo ang puso ng Panginoon. Hallelujah. Dahil sa kabila ng mga pangyayari at nangyayari sa mundong ito, patuloy mong naitataas ang iyong mga kamay, patuloy mong naitataas ang iyong tinig, patuloy ka nakapagpupuri, patuloy ka nagpapasalamat, patuloy kang, hallelujah, na nakasasamba sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya nga sabi ni Habakuk, sinabi niya ito. Una, nagreklamo siya. Bakit ganito ang nangyayari? Subalit sa pagtakbo ng panahon, ay naintindihan niya, hallelujah, naunawaan niya, God is a God of purpose. Hallelujah. Inahanap ng Diyos kay Habakuk ang isang tunay na pamumuhay at paglakad ng may pananampalataya. Kaya doon sa bandang huli ng kanyang sulat, mga kapatid, sa aklat ng Habakuk, binanggit niya ito, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi namumunga ang ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng mga ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay ang lahat ng mga tupa at mawala ang baka sa kulungan, magagalak pa rin ako sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos, sa kabila na nangyayaring ito, instead na tayo ay magreklamo, kailan, Lord, kailan kaya ito matatapos? Ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Walang pagkakamali sa ginawa ng Panginoon. Praise God. So, anong kailangan natin gawin? Patuloy tayo manalangin, patuloy tayong sumamba, at patuloy natin purihin ng Panginoon. Nung ako ay nagpunta ng Israel, nakita ko isa sa hanap buhay ng mga Israelita ay ang pangangalakal katulad ng mga puno ng ubas. Kaya nasabi niya, bagamat di na mamungan ang puno ng igos, ang puno ng mga ubas, kahit naman tala ang pamumungan ng mga ulibo, walang anihin sa bukirin, hindi, kahit mamatay na ang lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako sa Panginoon. Church, hallelujah. That is faith. Yan ang pananampalataya. Yan ang tunay na pananampalataya. Sana ay binuksan ng Diyos at naway na binuksan ng Panginoon ang inyong pag-iisip ngayong umaga at ang inyong puso upang maintindihan ninyo ang ibig sabihin ng pananampalataya. Hindi lang yung ikaw ay masaya dahil ikaw ay maraming pera. Masaya ka lang dahil ikaw ay nakabili ng bagong bahay. Masaya ka lang at makisigla ka at mainit kang naglilingkod sa Panginoon at nananalangin dahil okay ang trabaho mo, malaki ang pagkita mo. Pero pagdating ng kakapusan at kawalan, eto, may mga tao na sinisisi at minsan ay nagagalit pa sa Panginoon. Ang tunay na mananampalataya,
hindi nakabase o nakabase ang kanyang pagmamahal sa Diyos, ang kanyang pagsamba sa Panginoon dahil sa kanyang mga tinatangkili. Hindi dahil sa material na bagay. Panginoon, pagpalain mo ako, sasamba ako sa iyo. Panginoon, payamanin mo ako, sasamba ako sa iyo. Normal lang sa buhay ng tao, sabi nga ni Solomon, may kanya-kanya tayong panahon. May panahon ng kasiyahan, may panahon ng kalungkutan, may panahon ng tayo ay mabuhay, may panahon ng kamatayan. Pero sa mga anak ng Diyos, sa anumang sitwasyon ng kanyang buhay, siya ay patuloy na nagagalak sa Panginoon. Patuloy at patuloy na magagalak sa Panginoon. Ano sabi niya sa verse 18? Dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Kapatid, kaibigan, wala tayong ibang inaasahan o pinaniniwalaan na makapagliligtas sa atin sa panahon ng pangalit, sa panahon ng karasan, sa panahon ng kawalan, kundi ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma chapter 7 verse 24, sabi niya, abang tao ko, sino magliligtas sa atin? Ang Diyos natin ay tagapagligtas. Hallelujah! Huwag tayong mainip, maghintay tayo. Ang Diyos ay gumagawa at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Amen? Hallelujah! To God be the glory. Nakatatayo tayo sa gitna ng unos, sa gitna ng mga bagyo at mga pagsubok sa buhay, sakit at karamdaman. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. At paano natin nasusumpungan yan? Dahil ang taong matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Praise God! At tayo, naging matuwid tayo dahil sa Panginoong Hesukristo. Dahil sa Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakalilipas, sa pag-aalay ng Kanyang buhay, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kaya sa harap ng Ama, tayo ay naging matuwid. Hallelujah! Sa Kanyang paningin dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil sa mabubuti nating gawa, kundi dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoong Hesukristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay, inialay niya ang ating buhay upang ang sino man sumampalataya ay patuloy na makasumpong ng pagkalinga ng Diyos. Oh, napakabuti ng ating Panginoon. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Mga kapatid at mga minamahal, sa buhay ng tao, hindi sa lahat ng panahon ay patag. Hindi sa lahat ng panahon ay mapayapa. Minsan dumaraan tayo sa mga kabundukan. Minsan ay dumaraan tayo sa mga matutulis na bato na halos minsan ay madapa at masubasob na tayo. Pero kailanman, dahil ang Diyos ang umahawak sa atin, anuman ang ating mga pinagdaraanan sa buhay, makakaasa tayo na ang ating mga kamay ay hawak ng Panginoon. Dahil sinabi niya, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Praise God! Ang Panginoong Jesus, bago siya pumunta doon sa krus ng Kalbaryo, kinausap niya ang kanyang mga alagad. At sinabi niya ang ganito. Sa John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutang ito. Kapatid, kaibigan, dumadaan lang yan sa buhay ng mga tao. Hindi talaga yan ang buhay natin. Hindi talaga ito ang buhay natin. Pero dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon ng buhay. Pero ang pangako ng Panginoon, lakasan natin ang loob. Tibayan natin ang ating kalooban. Tibayan natin ang ating pananampalataya dahil napagtagumpayan na ito ng ating Panginoon Jesucristo. Salamat sa Panginoon.
Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ang buhay. And then, the last one. Remember, nothing is permanent except God and His promises. Tandaan po natin, mga kapatid, walang permanente sa ibabaw ng lupa maliban sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Panghawakan natin ang mga salita ng Panginoon. Ituon natin ang aming isipan sa Diyos, sa Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. Dahil kahit na ano ang nangyayari sa mundong ito, mga kapatid, ang trono ng Diyos ay hindi matitinan. Ang trono ng Panginoon ay hindi magbabago. Hallelujah! Ang trono ng Panginoon ay hindi magigiba. Ibinuhos niya sa ating mga puso ang espiritu ng kahabagan, mga kapatid at mga minamahal, upang tayo ay ayalalayan at tulungan ng Panginoon sa mga panahon na ating kinakara. Kaya nga, sa ating buhay, lalo tayo magtiwala sa Diyos. Salamat sa mga panahong ito dahil nagkaroon tayo ng malaking oras para sa Diyos maging sa ating pamilya. Sa mga panahon at mga taon na nagdaan, marami tayong dahilan bakit hindi tayo makapanalangin. Bakit hindi tayo makasamba? Bakit hindi tayo makapagbasa ng Bible? Ang lagi natin sinasabi, busy ako. Marami akong trabaho. Kaya ang nangyaring ito at nangyayaring ito sa buhay natin, isa blessing din. Blessing, bakit kapatid? Nagkaroon tayo ng close relationship with God. Nagkaroon tayo ng fellowship sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng time para sa ating mga pamilya. At ito ang pinakamabuti sa harap ng Panginoon. Dahil we created us, hallelujah, He created us, hallelujah. Nilikha niya tayo at binigyan niya tayo ng buhay para sumamba sa Kanya. Nilikha niya tayo at binigyan niya tayo ng buhay upang kilalanin natin siya. He is God. He is Lord. Every knee shall bow. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Nawa po sa gabing ito, sa lahat po ng mga sumusubaybay, sa lahat po ng mga nanonood, ang maikling oras na ito, na pagsasalo-salo natin sa salita ng Panginoon, ay nagbigay sa inyo ng tunay na kaliwanagan. Hallelujah! Na ang buhay natin sa mundong ito ang may control at ang nakakaalam, walang iba kundi ang Panginoon. Hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala tayo ng lubusan sa Lord at lumakad tayo na mayroong pananampalataya sa araw-araw ng aming buhay. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na siya nag-iingat at gumagabay sa amin at kumakatagpo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Alam mo ang nangyayari sa mundong ito na iyong ginawa. Nakikita mo, Panginoon, ang nangyayari sa buhay ng maraming mga tao. Nagpupuri kami at sumasamba sa iyo, Panginoon, dahil kami na iyong mga anak. O Diyos, bago mangyari ang mga bagay na ito, kinausap mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita upang ihanda ang aming isipan, ihanda ang aming mga puso sa pagharap sa mga ganitong pagsubok sa buhay. Panginoon, salamat sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Katatagpuin mo kami sa lahat ng aming mga pangangailangan. Hahawakan mo ng iyong mapagpalang kamay ang aming mga buhay. Iingatan mo kami, tutulungan mo kami, Panginoon, at ililigtas sa lahat ng kapahamakan. Maraming salamat po, Diyos.
Hallelujah. Lalo na sa mga kapatid ko na nasa Italia. Lord, gabayan mo po sila. Hawakan mo po sila, Panginoon, ng himapagpalang kamay. At sa pangalan ni Jesus ay aking inuutusan ang espiritu ng pagkabalisa, ang espiritu ng takot, ang espiritu ng pag-aalinlangan sa isipan at puso ng mga tao sa lugar na iyon. Lord, hallelujah, ibuhos mo ang espiritu ng kapayapaan, ang espiritu, Panginoon, ng pananampalataya sa kanilang mga puso. Dahil ikaw ay Diyos na hindi sisira sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Salamat, Lord. Patuloy namin itataas ang aming mga kamay. Patuloy kaming magpupuri. Patuloy kaming sasamba. Patuloy kaming magpapasalamat sa lahat ng araw ng buhay na ibinigay mo po sa amin, sapagkat ikaw ay mabuti sa aming lahat. Salamat po, dakilang Diyos. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago po natin i-take ang communion, sisindihan ko po itong kandilang ito na nasa aking harapan. Simbolo na si Jesus ang liwanag ng ating buhay. Hallelujah. Nilagay ng Diyos sa aking puso na ipanalangin ang bawat sambahayan ng mga anak ng Diyos. Mga ama at mga ina ng tahanan, mahalin ninyo ang inyong pamilya. Ingatan niyo sila sapagkat sila ay biyaya ng Panginoon para sa inyo. Hallelujah. Praise God. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga salita na sumusunod sa akin, sila'y magiging ilaw. Katulad ng Panginoon, ilaw. Dalhin ninyo sa inyong mga tahanan ang liwanag ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pagpalain mo ang bawat sambahayan ng iyong mga anak. Hallelujah. Lalo pang magliwanag ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay dahil sa mga biyayang ipinagkakalabog po sa kanila. Ang kapayapaan at kasaganahan, Panginoon, ang karunungan at ang kaaliwan at kapangyarihan ng Espiritu Santo ay laging sumasa kanila. Salamat po, Diyos. Tulungan at turuan po sila na patuloy na magbasa at magbulay-bulay ng iyong mga salita at umasa at magtiwala sa iyo ng lubusan. Lord, nagsasalita ako ng pagpapala sa lahat ng family, hallelujah, ng God's Glory Church, hallelujah, sa dako, Panginoon, ng Italia. In the name of Jesus Christ, ang bawat sambahayan ng God's Glory Church, hallelujah, bubuksan ng Panginoon ang durungawan ng langit, ibubuhos ang pagpapala, ibubuhos ang kasaganahan, dahil ang Diyos ay Diyos na puspos ng kahabagan. Salamat po. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin ninyo ang biyaya ng Panginoon sa inyong mga buhay. At ngayon, ay dumako tayo sa banal na hapunan. Huwakan po ninyo ang tinapay o ang hostia. May inyong pinipil ko. Ano man po yan. Kung yan man ay Skyplex, kung ano man po yan, kung tubig man, ang inyo na yan, hindi po mahalaga kung ano po yung mga elemento na ginagamit natin. Ang mahalaga, kahit tayo ay nasa ating mga tahanan, yung ating puso sa harap ng Panginoon, na pinaniniwalaan at pinananampalatayanan natin na ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, ay kapangyarihan at buhay at pananagumpay sa ating lahat. At gayon din naman, hinawakan ng Panginoon, dumampot ang Panginoon, pagkapon dumampot ang Panginoon ng tinapay at ito, kanyang itong pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Praise God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. O Diyos, inalay mo ang iyong buhay para sa aming lahat. Ikaw ay namatay para sa amin.
ikaw ay muling nabuhay para sa amin. Kinuha mo ang lahat ng aming mga kasalanan, maging ang aming mga sakit at karamdaman, maging ang aming mga kahinaan, upang kami sa buhay namin sa araw-araw ay maging matagumpay. Ginawa mo kami iyong katawan, Panginoon, at ikaw ang ulo. Salamat po ng marami sa pagtanggap po namin ng tinapay na ito. Inaalaala namin kung ano na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Diyos, pagpalain mo ang tinapay na ito. In Jesus' name. Gayun din ang gawa ka ng saro. At sinabi ng Panginoon, ito ang bagong tipan. Hallelujah. Sa tuwing iinumin niyo ito, bilang pag-alaala sa akin. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kapatid, kaibigan, nilinis tayo at pinatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Inaring ganap ng Panginoon. Malaya tayo makalalapit sa trono ng biyaya ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesus Kristo. Nagbubuhay siya ng kanyang sariling dugo upang tayo na naniniwala at sumasampalataya sa kanya ay patuloy na malaya na nakakalapit at nakatutulong at nakahihinig sa Diyos ang anumang ating mga pangangailangan. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong pagbubuwalan niyo sa iling dalo. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa aming mga panalangin na iyong tinutugon. Purihin ka, O Diyos, pagpalain mo ang aming pagtanggap ng sarang ito bilang isang bagong in Jesus Christ name. Sabay-sabay po natin. Sa lahat po, hallelujah, na nakaisa sa panunood sa gawain ito, patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon. Ay manalangin para sa ating bansa, ay manalangin para sa ating Pangulo. Panginoon, gabayan at patnubayan mo ang aming Pangulo, lalo na nga po sa mga pagdidesisyon. Upang nang sa gayon, Panginoon, ang bansang aming kinabibilangan ay maging maayos. Hindi lamang po ang aming Pangulo, kundi ang bawat Pangulo o Minister ng iba't ibang mga bansa na apektado ng coronavirus na ito. Pinitiwala namin sa iyo ang lahat ng ito, O Diyos, at naniniwala kami pagkatapos na ito, sisilang ang isang liwana. Ang biyaya mo ay bubuhos mo sa salamat po, Diyos. Salamat po ng marami. Panalangin din po namin ang bansa ng Israel. Ingatan at patnubayan mo sila. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Mga kapatid at mga minamahal, magpasalamat po ako sa inyong patuloy na panonood sa ating pong video nito. Sa tuwing araw ng Linggo, alas 8 ng umaga, at araw po ng Miyerkules, alas 6 ng gabi, at Biyernes, alas 6 ng gabi, patuloy po tayo magsalo-salo sa salita ng Panginoon at dumago po tayo sa pananampalataya. Hallelujah! Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon na nakataas ang ating mga kamay. Praise God! Hallelujah! Pagpalain kanawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingab nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Shalom, Shabbat. Shalom, Shabbat. Shalom, Shabbat. God bless you all. Magandang gabi. Magkamayan tayo sa isa't isa. Salamat po sa inyong panonood.